Ilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. Nandito na naman po ang inyong katropa ngayong araw na ito no. Magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po mga kababayan, napaka-good news ng balita natin ngayon. At grabe talaga. Dito ako bilib kaya sa ating mahal na Pangulo, napakatapang po talaga pagdating sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Dito ako bilib sa ating Pangulo. Talagang ipinaglalaban ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Dapat ganyan ang presidente. Diba? Ipinaglalaban ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Subalit, mga kababayan, tiyak, narinig na ho ng mga didilis itong ginawa ni PBBM na paghamon sa China about dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. So ano na naman kayang diskusyon o pakulo na naman ng mga didilis para sirain na naman ang ginawa ni PBBM na paghamon, o ano na naman kaya ang sasabihin ng mga didilis? Kasi alam nyo naman mga kababayan, ang mga didilis, bawat salita yan ni PBBM sa kanila yan mali. Kasi alam mo naman yung mga didilis mga kababayan, parang ipinanganak po yan na tama eh. Para akala mo sila lang yung pinanganak ng Diyos na matalino. Pero wala din naman laman ng utak mga kababayan. Ha? Buti nga ang ating Pangulo talagang naninindigan. Sila ba naninindigan ba nung sila ay nakaupo diyan sa kanilang posisyon na yan? 'Di ba hindi? Mga kababayan, only si PBBM lang po ang nakagawa niyan. Ngayon mga kababayan, bakit babatikusin pa natin eh yung ginagawa ko ni PBBM po? Ang ginagawa niya po hindi ho para sa ibang tao o sa ibang bansa, kundi para sa kapakanan ho ng mga kababayan natin. Kaya ginagawa ito ni PBBM, ipinaglalaban. Kaya ganun din dapat tayong mga Pilipino. Dapat kung ano ang presidente natin, ganun din tayo, hindi nakukontrahin pa natin. Hindi naman ho para sa ibang tao yung ginagawa ni PBBM. Ito ay para sa mga Pilipino. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin dyan na nangingisda dyan sa West Philippine Sea. Ah, ito, babasahin ko lang ha, mga kababayan. Mga didiles, baka mamaya umiyak na naman kayo. Namon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China hingil sa mga kailang mga sagupaan sa South China Sea o sa West Philippine Sea sa mga pag-uusap sa regional na summit kahapon, mga kababayan, habang lumalaki ang pangamba na maaaring pumutok ang singalot sa pinagtatalunang daluyan ng tubig. So ayan, siyempre, gusto ni PBBM kagad yan, masolusyonan at hindi na lumala na lumala. Kaya kinausap niya na ang China, naghamon na si PBBM sa China na sana itong kung ano man ang alitan dyan sa West Philippine Sea, sana masolusyonan, mapag-usapan ba mga kababayan. Subalit kasi ang China, kahit anong ano nila mga kababayan, pagdating dyan sa West Philippine Sea, nanghihimasok pa rin sila sa mga teritoryo natin na pag-aari dyan ng Pilipinas. Mahilig po silang pumasok sa atin mga teritoryo. Porque maliit lang tayo na bansa, sila yung malaki, gaganyunihin na lang tayo ng China. Mga kababayan. Diba? Oh. Kaya nga sa mga kababayan natin, eto ha, sa lahat nating mga kababayan, dapat, kung ano ho ang sinasabi ni PBBM, maging proud tayo. Kasi, sa kanya mga sinabi, biruin yung mga kababayan, harap-harapan niyang sinabi yun, na hinamon ang China about yan sa West Philippine Sea. Kasama ang iba't ibang leader ng bansa. Ang iba't ibang leader dito sa buong mundo. Diba mga kababayan? Ganon katapang si PBBM. Para lang ipaglaban ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Diba? Hindi ba tayo magiging proud dyan? O siyempre, mga didilis, ayaw yan. Galit na naman yan sila. Sasabihin na naman nila yan. Ang hamon ni PBBM, makikipagyera. Ganon kasi ang utak ng mga didilis, mga kababayan. Bawat salita yan ni PBBM, pagdating sa China, sasabihin nila yan, makikipagyera na naman tayo.
Matapang na naman ang presidente natin, tapos ang presidente natin, kapag nagkagera, lalayas yan. Ganun ho ang utak ng mga didiles, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba, makikipagbiyara ba yan ng China? E kakabawi nga lang, e bagsak nga ang ekonomiya ng China, mga kababayan. Sa tingin nyo, makikipagbiyara ang China sa atin? Nabagsak ang ekonomiya ng China, mga kababayan. Diba? Oo. Oh, ito mga kababayan, dito naman tayo sa good news. Oh, sa ginawa ni PDBM doon sa ASEAN Summit. Mga kababayan, ito naman ang pinaka good news. Mga kababayan, oh, tinanggap ni PDBM ang 2.9 billion investment ng Thai Fiber Cement Firm. Grabe mga kababayan. Biruin nyo yan. Tapos sasabihin no ng mga didilis, wala daw natatanggap na investment si PBBM. Ganun ho, pagpiring kayo. Ang dami na pong investment ang pumasok dito sa bansa natin, mga kababayan. Marami na nag-invest sa atin. Yun nga lang kasi, yung mga didilis, hindi ho nila nakikita yan. Pero siguro nakikita na din nila yan. Nababalitaan naman nila yan eh. Yun nga lang kasi, hindi ho nila pinaniwalaan yan, mga kababayan, kahit niya meron na ho ebidensya yan, hindi ho nila pinaniniwalaan yan. Alam mo kung anong pinaniniwalaan nila? Yung chismis po at amaritis ng iba nilang mga DDS supporters, yun po ang pinaniniwalaan nila, kahit fake news, mga kababayan. Yun yung ano, tulad yan mga kababayan, yung PIN na sinasabi nila na droga daw na inabot kay PBBM. Kung hindi ba naman mga toxic otak to mga didilis na to. Droga daw yun, mga kababayan. Kitang-kita naman PIN, mga kababayan. Paano kasi? Gagawa ho ng vlog itong mga DDS supporters. Gagawa sila ng vlog, mga kababayan. Hindi ho nila yan ipapakita ng Zoom. Pakita lang nila. Puti lang. Hindi nila isusoom. Ang masaklap kasi doon mga kababayan, dapat kung patas sila, dapat sinusum nila yan. Yun nga lang naman kasi, mga kababayan, yung mga uto-uto naman ng mga followers nila, naniniwala naman. Pero alam nyo po ha, mga DDS ha, mga DDS followers dyan ha, kung kayo po ay hindi kayo anti-government, nagbabago-bago pa ng isip nyo, kayo mismo gumawa ng paraan at alamin yung totoo. May mga ganyan ginagawa ho ang supporters, mga DDS na nag-vlog, pwede nyo po yan isum. Sum nyo po mga kababayan, makikita naman yan eh. Tulad yan yung PIN. Mandali lang mga kababayan, sinum ko nga lang yun eh. Yung vlog ko yun mga kababayan, kaya kitang-kita po na peaking-peaking yung sinasabi nila na drug, eh PIN naman yun mga kababayan. Diba? Ganun lang po yun. Huwag tayo masyadong maging honest sa mga supporters dyan sa mga didilis, kasi alam nyo naman yan mga kababayan, wala ho yan sila na ipapakita na puro katotohanan kundi puro fake news, mga kababayan, para lang sirain si PBBM. Ganun ho ang gusto ng mga DDS supporters na yan, na mga alam nyo na ha. O ito, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng Sierra Public Company na namuhunan ng 2.9 billion sa Pilipinas para sa production ng fiber cement building materials para sa local at export market. Okay. Ayan mo lang mga kababayan ha. 2.9 billion. Oh, mamumuhunan dito sa bansa natin ang fiber cement building materials. Hindi ba yan magandang balita? O masamang balita yan pagdating sa mga DDS? Siyempre, mga kababayan, si BBBM na naman ang gumawa ng paraan. Si BBBM na naman ang dahilan kaya pumasok. Kaya ayaw ng mga didilis yan, mga kababayan. Grabe na. Pero tsapuera na lang natin yung mga didilis. Ang importante, merong ganito na papasok sa bansa natin, na makakatulong para sa bansa at umunlad muli ang bansa natin. Simula sa pagkalugmok. Ang importante, may ahon ang bansa natin. Hayaan na natin yung mga didilis na umiyak hanggang 2028. O kung maituloy pa si PBBM, hanggang extend pa sana, mga kababayan, para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansa natin. No? Tapos,
para paiyakin natin, paiyakin tong mga didilis na to. So ayun mga kababayan, di ba? Eto, di ba? Trabaho. Trabaho para sa mga Pilipino din to mga kababayan. Ayaw ng mga didilis yan. Kasi nung panahon ho nila, mga kababayan, meron nga, may pumapasok dito. Pero China, ang nagtatrabaho, China rin. Paano nagkakaroon ng trabaho mga Pilipino? Di ba nga, ang dami ngayong pinauwi ni PBBM na mga Chinese. Dahil nagtatrabaho dito sa bansa natin. Samantala tayo, naghahanap pa nga ng trabaho. Eh, embes po ang China dito sa atin, tapos Chinese din ang magtatrabaho, paano ngayon magkakaroon ng trabaho ang mga Pilipino? Ganun ho ginawa nila dati, mga kababayan. Kaya ngayon kay PBBM, pinalayas yung mga Chinese. Binalik yan sa kanilang mga lugar. Ganyan naman dapat eh. Pag-iimbis sila dito, mga kababayan, Pilipino pa rin sana ang magtatrabaho. Kasi dadala sila ng tao, tapos yun ang gagawa. Eh paano na ang Pilipinas, mga kababayan? Eh dadami ang Chinese. Totoo, dumami talaga ang Chinese. Ang na-pass administration. Ang daming Chinese, mga kababayan. Oh, ito pa. Sa isang pagpupulong kasama ang nangungunang executive ng Sierra Public Company sa sideline ng ASEAN Summit o sa Lao DPR no, kahapon, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaasa siyang magagawa ng Thai Company na maging center hub for export ang Pilipinas. Nako mga kababayan, heroin niya yan. Grabe, umaasa talaga si PBBM. Siyempre, hindi yan mangyayari kung wala silang tiwala sa ating Pangulo. Nga lang kasi ang laki ng tiwala nila sa ating Pangulo. At ngayon lang yan nangyayari mga kababayan. Ngayon lang yan, kay PBBM lang. Kaya, mga didilis, iyak pa more. Tapos, sasabihin no, ng mga didilis dyan, eh, walang investment na pumapasok. Nakakatawa talaga ang mga didilis, mga kababayan, di ba? Alam nyo po mga kababayan, simula nang maupo na si PBBM, maraming bansa na po ang nagbalik loob sa Pilipinas at nagtitiwala sa ating bansa, mga kababayan. Kaya marami po wapasok na dito at mag-imbes, mga kababayan, ng kanilang pera. Mamuhunan dito sa bansa natin. Yan kasi, hindi nila alam, mga kababayan, tatanungin na naman yan, siyempre, ng mga didilis. Pakita mo nga kung anong mga investment. Ang dami na natin na i-vlog. Marami na rin nagbalita niyan. Kung pereng at bulag ka, hindi mo talaga makikita yan, mga kababayan. So yun po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. God bless. Thank you. Iyan, no? Grabe, no? Ito, panahon ng kampanya po, mga kababayan, no?